maraming pong salamat sa JCI, Princess Orduha Incorporated, sa pag-imbita sa akin. Ako po ay naimbitahan dahil sa through the Ninoy and Cory Aquino Foundation. Sa totoo lang po, ako ay nahihiyak na magsalita sa harapan ninyong mga veterano at sa inyong lahat, sapagkat ano ba naman ang aking karapatan na magsalita sa harapan ninyo? Hindi ko naman po naranasan ng digmaan. Ngunit, nung napag-isip-isip ko rin, gusto ko rin pong magkaroon ng pagkakataon na masabi kung ano yung gusto kong sabihin sa mga veterano bilang isang representante ng mga bata ngayon. Kumbaga, parang tatanong natin sa ating sarili ngayon, naaalala pa ba natin yung hindi na natin naranasan noon? Naaalala pa ba natin yung sacrifisyon nila? At kung naaalala man natin yun, ano yung dapat nating gawin para bigyang bugay yung mga sacrifisyon ito? Sa totoo lang, sabi nga ng mga speakers, professional speakers, you don't admit that you're nervous, but ako po yung nervous na nervous ngayon. And I also wore my UP supply so that I can honor the veterans in my best. I think this is my best attire that I can ever wear, and I want to come in front of you and honor you with my appearance. Lolo at Lola, mga mahal naming Lolo at Lola, kayo daw ang aming hero. Pero sa henerasyong ito, ano nga ba ang hero? Natutunan namin na ang hero ay katulad ni Hercules. Long ago, in the faraway land of ancient Greece, there is a golden age of powerful gods and extraordinary heroes. Malakas. Super galing. Ang hero para sa amin, si Rizal. Lahat ba yata ng kapangyarihan na ina kay Rizal? Super talino, super wapo, babayero na nga, sabi nila. O si Superman, si Spiderman, si Batman. Yan ang hero sa amin. Yung may angking lakas, yung extraordinaryo. Ano naisip namin? Te, ang hirap palang maging hero. Kailangan sikat. Kailangan naaalala. Eh bakit kayong lolo at lola hero? Marami sa inyo ang hindi sapat ang bayad ng estado. Yung iba hindi pa rin nakukuha ang kanilang mga benepisyo. Malapit na nga silang mamatay. Anong hero yun? Marami din sa amin, sa henerasyon ito, hindi na nakaalala yung nagawa po ninyo. Pero lolo at lola, natutunan ko rin po na bago dumating ang mga Espanyol, ang bayani rin, ang konsepto at sarili nating konsepto ng bayani, hindi yung hero na natutunan natin sa ibang bansa. Ang bayani ay mandirigma, ordinaryong timawa, hangaway, mangangayaw, nakasama ng bayan at nagsisilbi sa bayan ng walang hinihinging kapalit. Walang pakialam kung sisika. Ipinaglalaban niya ang tatlong bagay na pinakamahalaga sa ating mga Pilipino. Buhay, ginhawa, karangalan. Mas maganda pala ang konsepto natin sa Pilipino. Noong unang panahon, ang mga bayani natin, pupunta sila sa ibang bansa. Yung mga nag-atraso sa atin, gagantihan nila natin yun. Yung mga bayani po natin, pupugutan nila ng kulo yung mga kalaban natin. Dahil yung kukunin nila yung gahum, kapangyarihan ng mga kumalaban sa atin, ang ginhawa na yun, yung mga goods na makuha nila, dadali nila sa bayan natin. Kaya nga nakikita ko ang mga OFW ngayon bilang bagong mandirigma, sapagkat ang OFW tutungo sa ibang bansa, magtatrabaho, magsisikap, mahihirapan,
Ngunit nagbibigay ng ginhawa sa dayang ito. Mas maganda pala konsepto natin sa Pilipino ng bayani. Sapagkat tulad ko ngayon, noong 1941, nang tumawag si Inang Bayan, kayo noon ay isang anak, isang ama, isang ina, isang estudyante, isang manggagawa, isang magsasaka. Napasabak sa lupit ng digmaan at mula boys napadali ang maturity patungong ganap ng mga lalaki at mga babae. Napatunayan ninyo na hindi man kayo Superman, nakabataan man kayo, masasabing mahina pa, hindi pa masyadong malakas, walang kapangyarihan, walang kayamanan, ay pwede nang maging isang bayani. Pero may mga nagturo din at nagsulat. Talunan daw kayo. Alam niyo yung tawag namin sa kabataan ngayon. Hindi, ito laban eh. Pag nilagay dito, iba na kahulugan. Losers daw ang mga veteranong Pilipino. Ang ipinagdiriwang pa natin, yung April 9 bilang araw ng kagitingan, ito raw ay bakit ipinagdiriwang? Ito daw ay araw na tayo ay natalo sa labanan. Hindi lang yun, meron pa nagsasabi ang nagligtas raw sa atin ay hindi tayo mga Pilipino, kundi ang mga Amerikano lamang. Nung dumating lamang si MacArthur, doon lamang napalaya ang ating bansa. Pero naging teacher ko ang isang dakilang guro at historiador ng digmaan, si Sir Rico, Ricardo Trota Jose. At siya ang nagkwento sa amin ng tunay na nangyari sa inyong mga buhay. At sana, kaya ikukwento ko na rin, alam niyo na ito, mga mahal naming veterano at lolo at lola, pero ikukwento ko na rin para sa mga mas nakababata sa amin. Para sa mga nakababata sa inyo, yung mga mas bata sa inyo, kami pala yun, ano? Para malaman ng mga batang katulad ko ang kwento ninyo. So rewind muna tayo, lolo at lola. Kung iisipin ninyo, andyan na yung music na Moonlight Serenade ni Glenn Miller. Ang saya-saya at payapa ng buhay ninyo noong panahon bago ang digmaan. Astig ang ating Presidente Quezon, protektado tayo ng napakagaling na si MacArthur at ng pinakamalakas na bansa sa mundo. Anong laban ng mga Hapones? Eh ang liliit nila. Yung mga produkto pa nila, ang hihina pa ng mga yan, madaling masira, madaling mabasa. Anong laban ng mga yan? Pero yun pala, minaman man na tayo ng napakatagal na panahon. At upang ipatupad ang kanilang asya para sa mga Asyano, tayo'y sinorpresa. The Day of Infamy, December 8, 1941, nilusog tayo. Ang mga American planes lumipad nang nilusog na ang Pearl Harbor. Ang mga American planes sa Clark ay lumipad. Wala silang nakita ang eroplanong Hapones. Nag-refuel sila nung tanghali. Dahil wala na silang gas. At doon lumusog ang mga Hapones. At nawalan ng fleet na mga eroplano ang mga Amerikano. Pero nung panahon na yun, nai-imagine ko, siguro may konting excitement. Kaming mga bata ngayon, parang ang tingin namin sa digmaan, Warcraft. Isang laro. Papatay kami, maganda yun. Hahawa kami ng baril, exciting yun. Siguro sa inyo, na-feel nyo rin yun. Siguro, yung iba, sabi nila, picnic lang ang digmaan. After a few days, matatapos din ito. Kasi mga Hapones, ayan, eh, hindi tayo kaya ng mga yan. Kasama natin ng Amerika. Pero ang lakas pala ng Hapones. Sa unang oras ng Pearl Harbor, natamime si Douglas MacArthur. Nung sinalubong po ninyo ang mga Hapones ground forces sa Lingayen, ang kwento sa akin ni Professor Jose, 12 bala lamang ang inisyu sa bawat isa sa inyo. Hindi ko alam kung totoo. Pero kung totoo po, kulang na po tayo sa kasanayan, kulang pa tayo sa equipment. Napakahirap ng inyong dinanas. At dahil napakalakas ng Hapones, isang lugar na lamang kayong pinapunta. At ito ang Bataan at Corregidor, the War Plan Orange.
mas madali nga namang ipagtanggol ang isang lugar. So, nandyan yung muna, veteranong Pilipino. Nangako si Roosevelt po sa inyo, hindi po ba, na magpapadala sa inyo ng mga gamot at mga pagkain. Ito'y ibinangako. At ito'y ibinroadcast sa Voice of America ng napakaraming beses. High moral po kayo. Bakit? Hindi nakapasok ang mga Hapones sa bataan at koridor. At ano nangyari? Sumuko na po ang lahat ng bansa sa buong Southeast Asia. Tayo na lang po ang nakatayo. Dahil po yan sa inyo. Sana hindi makalimutan ng mga bata yun. Pero may konting problema. Nag-isip ang kano at sabi nila, hindi natin kayang lumaban sa Europa at sa Asia. Kaya naman, yun po ng pinaka matibay na kalaban natin, yun muna ang gagapigin natin. At dahil sa Europe first, si Hitler na munang tatalunin natin ang mga supplies na para sa mga Pilipino sa koridor at bataan, sa mga Amerikano at Pilipino doon sa napunta sa Europa. Ngunit umaasa pa rin tayo na nandyan na ang long convoy of supplies. Wala palang pagkain at gamot, nagtampo at kailangang itakas si Quezon at MacArthur. Nangihina man kayo, gutom man kayo, nakikita man ninyo na namamatay na ang mga kaibigan ninyo sa paligid ninyo. Hindi ko kayo umuwi. Pwede naman sabihin nyo, umuwi na tayo. Pero hindi. Sabi pa nung ilan sa inyo, hanggang mamatay, lalaban kami. Hindi lang sumuko si Wainwright sa mga Hapones. Hindi ko kayo titigil. Alam ko namin yun. Sa kawalan ng bala, naghuhulog na lamang kayo ng malalaking bato mula sa bundok sama. Bakit po ninyo ginawa yun? Bakit pa? Eh, kasi iniisip nyo ang buhay ginhawa at tangal ng inyong mga anak at inyong mga. Kung ang koridor ay bumagsak ng mas maaga, hindi na sana na-relay ng radio intercept sa Monkey Point ang mga mahalagang datos na nagpanalo sa mga Amerikano sa mahalagang Battle of Midway. Kahit natalo ang koridor, may nagawa pa rin siya sa pagkapanalo ng buong digmaan. Bumagsak ang bataan, sumuko ang koridor, tayo pa rin ang pinakahuling sumuko sa Hapones at sabi ni Winston Churchill, we are the greatest warrior in the world. Pinalakad man kayo sa death march ng walang pahinga, gutom, uhaw, tinulungan ninyo ang kasama ninyo na nanghihina na magtuloy sa paglalakad dahil ayaw niyo siyang mabayoneta. Pero hindi kayo talunan. Oo, maraming nalatas. Pero dumami ang bataan at koridor sa inyo ng mga gerilya sa probinsya. Pinalaya ninyo ang mga bayan bago pa man dumating ang marami sa mga Amerikano. Napatali lamang ang kanilang pagpasok dito, ang pag-liberate nila sa atin dahil po sa inyo. Ang Maynila ay kapwa winasak ng karahasan ng Hapones at pambobomba ng mga kano. Hindi po totoong Hapones lamang ang sumira sa lungsod na ito. Maging ang mga Amerikano po ay nakasira din po dyan. We are the second most destroyed allied city in the world after Warsaw, Poland. Kaya, huwag po tayong masyadong purihin ang dayuhan. Purihin natin ang mga lolo at lola natin. Sa pelikulang Great Trade of Kabalatuan, bidang-bida ang mga kano, pero sa totoo lang, huli na silang dumating, si Captain Pahota talaga at ang kanyang mga Pinoy na kasama ang nanguna sa tagumpay ng labanan. At marami pang tagumpay, hindi na mababanggit dito sa dami ng tagumpay. Ilan sa mga ito sa Besang, sa Kiangan, napasuko ng mga Pinoy si General Tomoyuki Yamashita. Ang mga bayani ng mga gerilya, mga Kings, Hunters, ROTC, mga batang-bata na sumabak sa labanan, mga Hukbalahap, Yusapip, Northern Luzon, at marami pang iba. Yan po ang mga tunay na nagtagumpay sa ating bayan. Pero bakit sa mga aklat at pelikula, bakit sinasabi nila, pinalaya tayo ni MacArthur at ng mga kano? Hindi po.
Yan ang katotohanan. Ang pag-aalay ninyo ng inyong kabataan, mga mahal naming lolo at lola, yan po ang nagpalaya sa amin. Kasama po ninyo silang lumaban. Totoo yan. Mga friends po natin ang mga kalok. Pero hindi pwedeng sabihin, sila lang po ang nagpalaya sa atin. Magkakasama po kayo at lalo kailangan pagtibayin ang inyong kontribusyon. Lolo at lola, veterano. Sana maalala namin mga mas bata na kayo ang dahilan kung bakit pwede namin gawin ang ibig namin. Bagamat mahirap pa rin ang ating bansa ngayon, kahit pa paano, meron tayong buhay, ginhawa at ganap. Kahit mahirap naman ang Pilipino, basta may ginhawa, nakamiti pa din. Basta marangal ang kanyang trabaho, nakatayo pa rin. Kahit po mahirap tayo, may buhay, ginhawa at dangal dahil sinakripisyo nyo ang inyong buhay para sa amin. Kung wala po kayo, wala po kami. Palakpakan naman po natin ang ating mga lolo at lola. Sabi ni Bonifacio, Andres Bonifacio, apunin ang bayan kung nasa ay lunas sapagkat ginhawa niya ay para sa lahat. Salamat po at inampun ninyo ang bayan at ginawa ninyong ina at anak ang bayan. Ang swerte po ng inyong mga apo. Kung ako po ang inyong apo, ikukwento ko po kayo sa mga kaklase ko. I-report ko po kayo sa klase. Bayani ang lolo ko, ang lola ko. Pero, na-realize ko, dahil inampun nyo ang buong bayan. At swerte ko rin, kasi kami pong lahat ay mga apo na ninyo. Sana po tanggapin niyo po kami bilang inyong mga apo. Dahil ang laki ng utang namin sa inyo, dapat naming itanong, ano bang dapat namin gawin upang maging worthy kami? Eh, bata nga lang kami. Walang power, walang pera. Yung iba sa amin, balak pa namin layasan ang bansang ito. At kalimutan na kami, mga Pilipino. Mga kabataan, hindi po sapat na bigyan lang namin natin ng tamang benepisyo, tamang pinansyal na benepisyo, at tamang pagpupugay ang mga veterano. Kailangan din po nating mahalin ang bayan bilang pagpapatuloy ng kanilang pamamahal sa bayan. Pero sir, tanong nga sa akin ng estudyante ko, lagi po itong ikinikwento. Sir, paano mo mamahalin ng bayan? Lahat po ng kinala kong nagmahal sa bayan, patay na. Si Rizal patay, si Bonifacio patay, si Ninoy patay, pati si Tita Cory patay na din. Ay sir, ayoko pa mong mamatay. Eh, loko-loko ka pala eh. Sabi mismo ni Andres Bonifacio, ang pagsusumikap sa paghahanap buhay ay nagpapahayag ng tunay na pagmamahal sa sarili, asawa, anak, kapatid o kabayan. Paano mo mamahalin ng bayan mo? You don't have to die. Mahalin mo ang trabaho mo. Mahalin mo anong ginagawa mo. Kung estudyante ka, be the best teacher. If we are students, we will be the best students for you. If we are teachers, we will become best teachers for you. If we are doctors, we will become best doctors, best lawyers, best actor, best bus driver, best kargador. Kahit ano pa umanmo kami, basta best to, iniisip namin, gagawin namin. Mahal po namin ang bayan. At ginagawa po namin yun para sa inyo. Mga lolo at lola naming veterano. Basta ho, itinataguyod namin yung tatlong bagay na itinaguyod dito. At tinaguyod pa ng lahat ng mga bayani natin simula pa ng panahon ng paglalayag. Buhay, ginhawa, tangan. Hindi po namin mamaliitin ang kaya namin gawin bilang isang tao, bilang isang individual, mga lolo at lola naming veterano. Bakit po? Dahil sa totoo lang, bago po kayo naging bayaning sundalo at mandirigma, kayo po muna ay isang anak, isang ama, isang ina, isang estudyante, isang manggagawa, isang magsasaka. Ang dami po nagtatanong sa akin, bakit ba mahal mo pa rin ang bansa mo? Tingnan mo ang bansa mo! Yan ay bansa ng iba't ibang bansa. Cebuano, mga taga Mindanao, mga Ilocano, mga Bicol. Walang bansang Pilipinas.
Imagine community lang yan. Imbento lang ang bansa ng tao. Wala yung batayan. Bakit mahal mo pa rin ang bansa mo? Bakit po? Kasi po dahil sa mga katulad ninyong mandirigma, kaya naniniwala kami ako sa bansang ito. Bakit? Inisip niyo ba na imagine community ng bansang ito? Basta nga alam po ninyo, may bansa ako, ipaglalaban ko ito. Kahit ba yan, gera yan ng Amerikano eh. Kasama na tayo dito. Hindi po ba? Dahil po sa mga mandirigmang katulad nyo, sa panahon ng katipunan, mga pinatulis na kawayan lamang ang kanilang damit, pero sila po ay lumaban at hindi umuwi. Sa panahon ng diktadura, ang mga aktivista ng martial law, bagamat sa kabila ng torture, patuloy na lumaban, patuloy na nakibaka, patuloy na namatay at nawala ang mga kabataan ito. Mandirigma din po si Ninoy Aquino. Ano man ang sabihin ng iba sa ninyo tungkol kay Ninoy Aquino, ang alam ko, kahit siya'y traditional na politiko noon, laging sinasabi sa akin ng mga umaaway sa akin, dahil bayani ko daw si Ninoy Aquino. Si Ninoy Aquino ay nagbago sa kulungan. Si Ninoy Aquino ay binigay. Hindi nyo kaya gawin, hindi naman yung Ninoy. Kung kayo ang tatanungin namin, kung ayaw nyo ibigay ang buhay nyo para sa bayan, mandirigma si Ninoy Aquino. Hindi ko kayang talikuran ang mga mandirigma. Kaya patuloy kong mamahalin ang bayan ito. Sa abot ng aking makakaya. Napakaliit ng pwede, pero napakadami ng pwede gawin. Magbayad ng tamang buwis, humingin ng resibo, igalang natin ang watawat at ang pambansang awit na pinagtanggol ninyo mga lolo veterano namin. Ano ba yung isang pirasong tela lang yan? Pero hindi po, yan po ang ating karangalan. Maging mabuti sa kapwa-tao. Sundin ang batas trapiko, ang pinaka-basic na batas. At marami pang iba, makialam sa nangyayari, magmasid sa nangyayari sa ating pamahalaan at sa ating lipunan. Yan po ang kaya namin gawin para sa inyo. Dahil gusto rin po namin, kami rin po ay mandirigma. Mandirigma laban sa korupsyon at mandirigma laban sa kahirapan. At mandirigma laban sa sariling nasa ng aming katawan. Nung pong ma-inaugurate ang ating bagong Pangulong Noynoy Aquino, nagkaroon po kami ng panunumpa. Ang panunumpa sa bayan. Panunumpa ng bayan. Na hindi lang ang Pangulo natin ang nanunumpa, pati po kami ay nanunumpa. Ito po yung gagawin namin para sa inyo mga lolo veterano. Gusto ko lang basahin po ng maikli. Dahil nandito ko kayo eh. Pilipino ako, namamanata, tutulong ako sa ating pamunuan sa pagtataguyod ng marangal na pamamahala, sa pagpapalakas ng isang lipunang makatarungan, at sa pagpapatingkad ng ating demokrasya upang guminhawa ang pinakamamahal nating bayang Pilipinas. Gagampanan ko ang lahat ng katungkulan ng isang mabuting mamamayan na kasing tindi ng paghamon ko sa ating mga pinuno na sumunod sa landas na matuwid. Makikipagkapit-bisig ako sa aking kapwa Pilipino. Sama-sama nating babaguhin ang takbo ng kasaysayan upang umiral ang kagandahang loob. Ipinapangako ko ito sa ngalan ng aking mga ninuno at ng aking mga apo. Patnubayan nawa ng Panginoong mong kapal ang sambayan natin. Yan po ang panata namin. Sa inyo po na hindi nagdamot ng buhay ninyo para lang kami ay lumaya, proud po kami sa inyo. Pero sana po maging proud din kayo sa amin. Mandirigma ako, lolo at lola, kayo po ang bayani ko. Ipaglalaban ko po ang buhay, ginawa at damal. Maraming pong salamat, Lord.